Jenny, wala pa ba yung Ate Jenny's mo? Wala pa nga eh. Huwag kang mag-alala. Darating din yun. Dali na po. Students, parents, please proceed to your seats. We'll start the program. Tungkulin ko bilang isang pulis na protektahan at pagsilbi ng ating mga mamamayan. Kaya po, paglaki ko, gusto ko rin maging pulis. Maraming salamat, Captain Sales. Our next parent is our resident dentist dito sa Barangay Mapakla, Dr. Ernie Marquez. Dr. Marquez po, kilala niyo po ako lahat, ano? Ako po yung nag-iisang dentista dito sa lugar natin. Halos lahat po ng tao dito nakita ko na ang loob ng bibig. Lahat ng klaseng ngipin, bulok, hindi pantay, walang ngipin, mga bungal. Ako po ang taga-ayos niyon. Salamat po. Maraming salamat. Our next parent ay kasama naman ni Angelica Tuazon. Mag-move on na lang po tayo sa sunod na parent. Wala pa po yung kasama ni Angelica. Our next parent is Mrs. Marcelo. Jelly, games tayo. Si Mami na muna yung kapartner mo. Thank you, ah. Pero sige, dito na lang muna ako. Sige na, Jelly. Kahit sa laro lang. Hey, naku. Kawawa naman. Walang kasama sa family day. Kasi naman, bakit ka pa pumunta dito kung wala ka namang parents? Di ba? May parents ako. Yung daddy ko, nag-abroad. Yung mami ko naman, nagpunta sa Cebu. Ay, may nag-react! Tara na nga, girls. Tapos na kasi nung klase ko eh. Kanina pa ba nag-start yung program? Patapos na nga eh. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko na dito. Jelly! Jelly, sorry na. Hindi lang talaga kasi ako pwede umabsent kanini. Exam ako sa algebra. Mabuti naman, naka-uwi na kayo. Janice, Jelly, may surprise ako sa inyo. Hi. Jelly, may surprise daw, tara. Galing sa daddy niyo, dali. Ang dami, Jelly, oh. Uy, oh. From a dear friend. Sa'yo to. Dali. Saan mo na? Loves ka talaga ni Daddy, no? Kung love niya ako, dapat nandito siya ngayon. Sige, para matuwa ha, tawagan natin si Mommy. Hello, Janice. Hi, Ma. Ma, kakatapos na nung family day ni Jelly sa school. Oh, good! How was it? Eh, hindi ako nakaabot eh. Kaya may nagtatampong bata dito. Ganun ba? Pakausap naman kay Bunso. Sabi mo na. Hello, Mami. Hi, baby. Mami, kailan ka uwi? Naku eh. Pasensya ka na ha, kasi natapat sa planning namin yung family day niyo eh. Mami, uwi ka na please. Alam mo anak, gustong-gusto ko na talagang umuwi. Kaya lang, kailangan ko pang magtrabaho eh. Alam mo naman, kailangan natin ng income. Di ba, in-explain ko na to sa'yo dati. Eh, gusto ko na umuwi ka. Please! Miss na kita eh. I miss you too. Oh, huwag ka mag-alala. Ilang tulog na lang magkikita uli tayo, ha? Malapit nang umuwi si Mami. I love you. I miss you. Pakausap sa ate mo.
Hello, Ma. Nagpadala na naman si Daddy ng balikbayan box. Ang dami nga eh. Meron pa pati kay Ma? Ano kaya ito? Alala ka ba? Dari man ako makita. Ano kayang ginagawa ni Mari sa bahay nila? Sana makita ko siya galing dito. Dito eh. Sige, papalinis ko na lang to kay Manang. Bumaba ka na. Ikaw talaga. Pero... ba't ganun? Teka. Humiling ako nun eh. Sabi ko, gusto kong makita si Mari. Gusto ko makita si Mari. Ulit. Uy! Ang galing! Ang galing mo ah! Okay ka rin eh! Ang galing talaga nito ah! Ngayon naman, gusto ko makita si ate! Ano nangyari kay Jelly? Wala lang po. Nabagsak lang na yung telescope. Ang galing ah! Naririnig ko pa yung nakikita ko dito. Ang galing ah! Ngayon, gusto kong makita si... si Olga! Gusto kong makita si Olga! Sardinas lang yung ulam nila. Akala ko ba, sabi nila super yaman raw nila. Kailangan ko na po ng bagong shoes. Sara na po kasi yung swelas ng school shoes. Yan. Pag nakakuha ko ng bagong credit card, ibibili kita. Salamat, Mami, ha? Ano? Bagong credit card na naman? Hindi pa nga tayo nakakaahong dun sa lumang credit card. Kukuha ka na naman ng bagong credit card. Ay, hindi na, ha? Huh? Huwag na! Pero masisira ang image natin dito na isa sa pinakamayaman! We have to keep our dignity! Ayan! Ayan, itiril-til pa rin tayo ng sardinas! Ha? Nabuto sa pustiso ko. Ditista, pustiso yung ipin! Alam ko na. Kaya binigay sa akin to ni Daddy. Para makita ko siya kahit nasa malayo siya. Gusto ko makita ang Daddy ko. So this is what I'm telling you, my friends. The center is going to be the center of commerce here. Bakit masaya siya dun? Akala ko ba, namimiss niya kami. Gusto ko naman ngayon makita ang mami ko. Si Mami.
masaya siya. Kala ko pa naman, namimiss nila kami. Di pala. Sigurado ka ba? O baka nananaginip ka lang kagabi? Oo, sigurado ko eh. Gising ako nun. Imposible yung kwento mo. May teleskop ang ganun? Nakikita at nalilinig mo yung kahit anong gusto mo? Gusto mo para maiwala ka, sabihin ko kung anong ginawa niyo sa bahay niyo kagabi? Sige nga. Oh. Nag-review ka ng lesson natin sa math. Eh, palagi ko naman ginagawa yun, di ba? Tapos, binigyan ka ng nanay mo ng gatas at saka chocolate chips. Paano mo nalaman yun? Basta maniwala ka na lang sa akin, tara na. Uy, andito pa lang star ng Family Day. Sabi ng mami ko, ganyan daw talaga kapag walang bantay. Nagiging spoiled brat. May magulang ako. At yung magulang ko, kaya nandun para hindi ako magkaroon ng sapatos. Nakatulad ng sapatos mo! Butas! Butas oh! Butas! Akin na yan! Ano yung naaamoy ko? Amoy sardinas? Eh, di ba yun yung ulam nyo kagabi? Ano yun? Yung inulam nyo ngayon? Yung tira ng ulam nyo? Kagabi? Iyo? Hindi totoo yan! Masarap yung ulam namin! Eh, yung pustiso ng daddy mo, may tatanggi mo ba yun? Ha? Sige, tanggi mo next time, ha? Sa math test namin para bukas. Suarez, 22 over 50. Olga Marquez, 12 over 50. Angelica Tuazon, 50 over 50. Perfect. Gusto ko makita si Ma'am Nuno ko sa bahay nila. Hindi naliligo! Nagbibigsig lang! Gusto ko makita si Mr. Diaz. Hindi umiinom sa baso! Nagpipitsin lang yun! Kadiri! Uy! Alam mo yun, si Ma'am Ninong ko. Ang bango-bango nga ng pangalan. Di na malaliligo. Ang bango-bango. Tapos alam mo, pusik-pusik lang yung mukha. Mas punas-punas kasi takot sa lamig. Uy, alam niyo ba? Agad si Yuno. Yung lalaking may salamin, si James. Ang lupit ng crush kay Olga. Alam mo, lagi niyang hinahalik-halikan yung class picture natin. Ay, alam mo, si Mr. Diaz, ako, sa bahay nila, hindi ko magamit ang baso. Sa pinchel, umiinom. Kadiri. Saan ka talaga nakukuha yung mga kwento mo? Secret, di ko sasabihin. Wala lang, nakikita ko lang, yun lang. Yun yung isang batang yun.
Kulit-kulit pala niya sa bahay. Ay, teka lang ha. Kausapin lang ako ha. Sige. Oh, Marie. Oh, sama ka sa amin. Jelly, bakit kasama mo sila? Di ba sila yung nanloko sa atin dati? Ano ka ba? Noon yun. Ngayon ako na ang favorite nila, hindi na si Olga. Pero yung mga ikinukwento mo, totoo ba yun? Of course. Nakuha ko yun dahil nakikita ko yun sa jealous ko. O, tarata! Uy, hello! May bago tayong kasama. O, di ba kilala niyo na siya, si Marie? O, sige na. O, kahit na. O, isa yun lang. Konti na lang, makakausap na natin si Daddy. Parang di ka ata excited. Hindi rin naman siya excited na makita tayo. Ano ka ba? Siyempre excited yun. Ate, hindi. Masaya pa nga siya dun sa Dubai. Hindi ko lang alam kung nakaalala pa tayo nun. Jelly, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pwede ba namang hindi na tayo maalala kaya siya nag-abroad? Dahil sa atin. Ate, mas naniniwala ako sa nakita ko. Basta po. Mas gusto ko sanang ang parents niyo ang makausap ko, Janice. Dahil serious matter itong pag-uusapan natin. Bakit po? Ano po bang ginawa ng kapatid ko? Well, may mga reklamo kaming natatanggap na nagkakalat daw ng chismis ng nakakasirang mga kwento itong si Angelica tungkol sa mga faculty members, sa kapwa niya estudyante, pati na sa mga pamilya ng mga classmates niya. Ma'am, I assure you po, hindi po namin kinukonsinti ang ganung mga bagay. I know that, Janice. Kaso, nawawalan na ng respeto ang mga bata sa kanilang mga teachers dahil sa mga mapanirang kwento niya. Now, I know your family personally. That's why I'm keeping this off the record hanggang makabalik ang mami mo. Sigurado po. Kakausapin po kayo ni Mami as soon as possible po. Okay, that's good. I'll be waiting for her then, okay? You two may go. Thank you. Sorry po. Angelica, ano bang ginagawa mo? Kailan ka ba naging chismosa? Tsaka, sama ba na ako yung mga sinasabi mo? Bata-bata mo pa eh. Basta hindi pwedeng hindi ko to sabihin kay Mami pagbalik niya. Pwede ba huwag mo nang ulitin yun? Ha? Sige, mali-late na ako sa klase ko. Usap na lang ulit tayo mamaya, okay? Dahil ka na sa classroom mo. Sabi ko na sa'yo, Jelly, mali yung ginagawa mo. Paano ako magiging mali? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Hindi naman ako nag-iimbento ah. Kahit na totoo ang alam mo, hindi mo dapat pinasasabi sa iba. Kawawa naman kasi kinakalat mo yung mga sikreto nila. Akala ko kakampi kita dahil best friend kita. Hindi naman pala. Kaya nga kita pinasasabihan dahil best friend kita. Best friend mo ba talaga ako? Dali, anak, may bisita ka. Oh, anong ginagawa mo dito? Jelly, nag-rest daw si Olga! Ha? Kasalanan ko ba kung bakit nag-layas si Olga? Oo! Nag-layas siya dahil nabaya siya sa buong skwelahan, sa buong barangay. Dahil sa iyo yun. Kilala kita, Jelly. Best friends tayo. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Pero alam ko, mabait ka eh. Malambing. Ayaw mong nakakasakit ng tao. Anong gagawin ko ngayon? Gamitin mo yung telescope mo. Hanapin natin si Olga! Gusto kong makita si Olga. Saan? Sa
natin. Sasabihin natin na nakita natin si Olga sa teleskop ko. Eh, hindi sila maniniwala. Eh, di tayo na lang pumunta doon. Tara! San Pedro Street, San Sebastian. Nandito siya! Siya! Pero ba't wala siya? Gagamitin ko nga itong teleskop. Ito! San Mateo, Corner, San Marcos. Nandun siya! Nandun siya! Tara, bilis! Dito, bilis! Tara! Ah. Nadali mo. Cellphone. Wala po! Wala po! Nakawali na po! Kami na po yan! Bakit nga? Alam ba delikado mo lang katitit ang isang paggabi? Ayaw! Ano? Kasama niyo po! Kami siya! Ah, kasama niyo siya. Ano dala niyo? Cellphone? Wala po! Wala! 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 Kunin mo ang teleskop, ha? Tara, takbo! Bilis! Yaya! Bakit dito na ako sa Jelly? Jelly! Jelly, ano? Mami! Mami, umuwi ka na! Naku, alalang-alala ako! Nasa airport na ako nung tawagan ako ng ate mo at ang sabi, hindi ka daw makita. Eh, hindi na ako pumunta ng office. Dumiretso na ako dito. Saan ba kasi kayo nanggaling? Ate, Mami, sorry po. Umalis po kasi kami ni Marie, kasama ni Olga. Sorry po, hindi ko na po ulitin. Olga, sorry nga pala sa nangagawa ko sa'yo, ha. Ayoko naman talaga makasakit ng tao, eh. Kaya alam mo, samaan kasi loob ko eh. Dahil kay Mami, pati na sa daddy ko. Sorry din ha. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. At salamat nga pala sa... Dahil niligtas niyo ako kanina. Kung wala kayo, siguro hindi niyo na ako kasama ngayon dito. Sige. Buti naman nakauwi na kayo. O oh, Joey, atin mo na itong dalawang bata ha. Okay ka lang ba? Salamat ulit, ha. O, sige, bye-bye. Bye-bye. Mami, thank you. Bumalik ka na. Alam mo naman, miss na miss talaga kita. Jelly, anak. Anak, sa susunod, huwag kang aalis nang hindi nagpapaalam sa amin ng ate mo, ha? Lalo na paggabi. Opo, Mami. Promise ko po, hindi na po ako uulit. Alam niyo, sa sobrang takot na naramdaman ko kanina, naisip ko, dapat na talagang bantayan ko kayo ng mas maigi. Po? Naisip ko kasi, na kung may mangyaring masama sa inyong dalawa, tapos wala ako, siguradong magsisisi ako ng gusto. Kaya, magre-resign na ako sa trabaho. Talaga po? Siyempre naman! Mas importante kayong dalawa kaysa sa kung anumang benepisyong matatanggap ko sa trabaho ko. Kaya starting tonight, doon kayo sa kwarto ko matutulog. Yay! Para magkakasama pa rin tayo. Halika na lang po, please! Mami, ate, una na po kayo. Susunod na lang po ako. Oh, sige. Sige po. Gusto ko makita si Daddy. Thank you.
pala kami. Namimiss niya pala kami lahat. Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ko po dahil nasabi ko po ang kanilang sekreto. Sorry kay Olga at sa mga magulang mo. Sorry kay James. Sana po mapatawad mo ko sa mali ko nagawa. Sorry kay Ma'am Kupang at saka po kay Mr. Diaz. Sorry po sa mga taong nasaktan ko, nagawan ko ng mali at kasalanan. Pero pinapangako ko po, kung may maririnig po kayo sa akin, wala po yung iba kundi magaganda at mabubuting bagay. Yun lang po, pero sana po mapatawad niyo na po ako. Salamat po. Olga, para sa'yo. Ay, ang bait naman. Salamat ah. Ang ganda nito.